Mga damong nakakagamot umano ng lagnat at iba pang mga sakit? Lalaga mo lang to, tas ito na yung tea. Ito yung isang mabisang panggamot sa lagnat. Well, tawa-tawa nga ang tawag dito. Trending fried rice na may tatlong ulam plus itlog. Sa halagang 89 pesos lang? Tas ang mura pa niya, lahat na ito to. Tatlong ulam, may itlog pa. Dim sum na gawa sa karne ng rabbit. Celebrate lang natin yung kanilang rabbit meat. Nagawa tayo ng parang take doon sa paborito nating combination. Tara, Food Explorers! Samahan niyo ako sa isa na namang masaya, kakaiba, at nakakabusog na adventure. Panalo eh, masarap. Na parang, ba't hindi natin ito pinopromote? Ngayong araw, makikitagalong din sa food adventure natin ang dalawang foodie content creators na sina Manuel Olazo at Naomi Peña. Bumisita sila sa ilang sulit at trending na kainan sa mga tagong sulok ng Rizal. At ang unang stopover nila, itong dinudumog na dim sum sa kainta na Xiaolong Bao. Chef JR, mga food explorers, nandito na kami ngayon dumayo sa kainta para matikman yung sobrang nagte-trending na Xiaolong Bao. Ako nga pala si Manuel Olazo, isang destination food vlogger. And ako naman si Naomi Peña, food vlogger din. Na naman excited na kami dahil first collab namin ngayon dito sa Farm to Table. So let's go! Tara! Hit na hit sa lugar na ito ang version nila ng Taiwanese soup dumpling na Xiaolong Bao. Isang klase ng dim sum na sikat dahil bukod sa karne at gulay, nasa loob ng manipis nitong wrapper ang mainit at malinamnam na sabaw. Gusto ko rin malaman, and para din malaman ng mga viewers, na kung paano nyo ba ginagawa yung Xiaolong Bao. Paano siya nagkakaroon ng liquid sa loob? Kasi yan talaga yung karaniwang tinatanong ng mga tao, di ba? Paano nagkaka-liquid sa loob yung Xiaolong Bao? Naglalagay ba kayo na sabaw or sa mismong meat na yun ang gagaling? Sa Chinese po kasi or sa Taiwanese, tinatawag nila na pidong. Hanggang 1 hour to 6 hours namin na pinapakulo siya. Hanggang ginagawa namin siyang gelatin and then minimix namin siya sa ground pork. Pag ini-steam natin siya, doon siya na natutuo ulit. So nagiging sabaw siya ulit. Pag binutasan natin to siya, ma'am. So bubutasan ayan. Makikita mo na yung sabaw sa loob. Ayaw. Lumalabas na, yeah. Di ba? Napakadami. Okay. Yan. Tapos sa kanan natin lagyan ng sauce na may halong ginger po. Ayan. Grabe yung flavor nitong Xiaolong Bao na chef. Malasa talaga. Pwedeng pang mukbang to. Ang Xiaolong Bao pa lang, masarap na. Paano pa ibang pagkain nila dito, di ba? Kami ni partners, galing kami sa Taiwanese restaurant before pandemic. Tapos nawalan kami ng work. So yung skills and experience nga namin, before ako yung manager and then siya yung dim sum chef. So pinagsama lang namin and then na-try kami magbenta nung nawalan nga kami ng work. Kailangan namin ng pagkakakitaan. So yun yung isa sa naisip namin na mag-put up kami ng frozen muna business and then after nag-request yung mga tao baka pwedeng luto naman. Okay. So doon kami nag-come up with Walk It Out. Bukod sa malinamnam na Xiaolong Bao, best-selling din sa Walk It Out ang mga classic Chinese dishes gaya ng crispy fried noodles, dim sum platter, at ang sulit na crispy chicken chops rice topping nila. Chef JR, mga food explorers! Tara, kain na tayo! Yo. Yung fried noodles sila kakaiba kasi color orange. Oo nga eh. Parang may unique identity siya. Kakaiba yung lasa niya for me. Hindi siya yung typical na Pancit Canton, Pancit Canton. Mas ano siya eh, no? Parang full of flavors eh. Parang naghahalo-halo na lahat ng kanilang mga ingredients, yung lasa ng ingredients. Try naman natin yung kanilang fried chicken chop. Ayan, with Yang Xiao fried rice. Crispy. Perfect with rice talaga. Oh, matching talaga siya. And dito naman, meron sila mga dim sum. Mix na siya ng kung ano-ano. Meron siya may dim sum platter na. May fried dumpling, may hakaw. Meron na rin sila dyan chocolate Xiaolong Bao. Ang okay dito sa Walk It Out kasi makikita mo, handmade talaga yung mga wrapper nila sa dumpling.
Pagka ginagawa nila kasi, nauubos kagad sa dami na tao rin na pupunta dito. Paano ba naman hindi marami yung pupunta dito eh, sobrang affordable. Kung ang walk it out may paandar na dim sum na may palamang mainit na sabaw, fried rice na may kasamang tatlong ulam at egg for just 89 pesos? Pwede! Sulit na sulit ang mga ganitong kainan. Kaya naman ang mabalitaan ito ng mga kaibigan nating food explorers na sina Manuel Olazo at Naomi Peña. Sugod agad sila doon para itry ang kanilang winner na budget rice meals. Nag-start po kami is nung June 5 po. This year lang this din. This year lang? Yes po, this tapos year tapos biglang po. Nag-trending ka agad? Yes po. Sobrang ano nga po, di rin po kami makapaniwala na nag-ano po siya, nag-engage po agad siya sa Facebook. Oo, nakita ko kasi ito sa video ni Boomerang, no? Ang sekreto ng masarap nilang mga pagkain, minanaparaw nila sa kanilang mga nanay. Yung chow pan po namin is recipe po siya ng mom po niya. Ah, okay. Tapos yung, doon yung naisip na... Opo, yung siomay po in Shanghai, recipe naman po ng mom ko. Ah. Kaya parang nung inaral po namin siya kung paano po magsiswak po yung panlasa po ng chow pan doon po sa siomay. Siguro po sa isang araw po, 500 pieces na siomay po yung di masama yun, ha? 500 opo, bukod pieces po yung ng siomay every day. Opo. Wow. Tapos ilang kilong kanin na yung chow pan na nabibenta nyo? Yung sinasaing po is 10 kilo po. Tito, pwedeng-pwede kang mamili ng budget meal na trip mo. At kung malaki ang gusto mo, may pang food trip sila para sa'yo. Para siyang homemade longganisa. Oo nga. Mmm! Mmm! Manamis-namis yung longganisa niya. Tsaka garlicky. Ang sarap i-partner sa itlog. Ako, mahilig ako sa ano eh. Sa lumpiang Shanghai eh. Tikman natin kung masarap ba ito kahit manipis, di ba? Okay na siya, pamilya. Pero naghahanap pa ako ng konting kit. Oo. So, ito, meron nata silang chili. Ito, parang kakaiba siya dahil ang dami niyang mga, ang dami ko nakikita, no? Parang may mga gulay pa, parang may carrots, merong mga greens. So, okay siya, no? Mm-hmm. Tapos, ang mura pa niya, 89 pesos. 89 pesos, lahat ito na to. Lahat. Tatlong ulam, may itlog pa. Tapos, yung siomay nila, maganda dito kasi homemade. Pati itong lumpia, homemade din to, sigurado. Sulit na sulit to, ha? Sulit, lalo na pag ano, gutom ka, tapos napadaan ka dito. Alam mo ba kung ano pa yung masarap na kanin bukod sa chow pan? Yung nasi goreng. At balita ko, si Chef JR, yan ang lulutuin ngayon. Basta pag sinabi nating fried rice, syempre, mahilig tayo dyan mga Pinoy. Yung garlic natin, yung tinapa fried rice. Pero gagawin natin, isa sa mga pinakasikat na fried rice recipe.